Magandang umaga po dito sa amin sa bansa ng Netherlands. Actually, madaling araw pa. Hindi lang ako makatulog. Magandang gabi o sa ibang bansa, magandang umaga sa Pilipinas. Ako po ay humihingi ng tulong na kasi iniisip ko dito po take time pa yung aking hinihinging justice. May mga nauna nga na akong video kung ano na yung nangyayari sa akin. Dahil sa nangyaring to last week, na napakasakit po talaga yung nararamdaman ko. So, kaya naisip ko po humingi ng tulong sa mga kababayan natin na mailathala to na mailagay sa rapitul po para makahingi na po ako ng aksyon, ng kasagutan sa mga tanong ko. Kasi dito po yung lawyer medyo matagal pa. So, nag-appointment na po kami. Pero marami po akong katanungan. Ito po ang aking pong istorya at ikwekwento ko po sa inyo. Kung ano nararamdaman ko po, sakit ngayon, kung bakit hindi ako nakakatulog, kung bakit po ako ay na-doktor, napadala na ambulansya kasi almost na himatayin ako sa sobrang sama ng loob. Alam niyo po yung sama ng loob na sarili niyong kaibigan na ilathalat ilagay ang pangalan niyo sa Facebook. At kayo akusahan ng sinungaling dahil hindi nyo sinasabi yung totoo sa buhay nyo. Bakit ko po ilalathala ang buhay ko sa social media? Pero anyway, ito po yung gusto niya, malathala. Sige, eto, hindi lang Facebook. Pakiano nyo po ako sa rapitul po kasi gusto ko po mabigyan po ako ng katarungan. Hindi lang po para sa akin. Eto po ang laban ko, kaya ko po pinamagatan nito, justice for all. Kasi po, hindi po nararamdaman ng mga hindi nabuli pa o yung talagang sobrang bully, hindi pa po nila nararamdaman yung hindi ka makakatulog. Ito pala yung dahil sa inyong mga chismis, may mga taong nagpapakamatay, may mga taong nawawala ng pamilya, may mga taong nawawala sa isip kasi ganito po yung nararamdaman. Lalo na po nandito po kami sa ibang bansa, malayo po kami sa pamilya. Ako po, wala po akong kaibigan na masasabing katawagan. Maraming kaibigan, pero po yung katawagan po hindi. Facebook ko lang po yung buhay ko. Facebook ko lang po ang kausap ko. Siguro po kung may nakakausap ako, isang tao, may nakikita kayo ng mga kaibigan ko sa Facebook, isang tao lang po ang nakakausap ko siguro. Kasi talaga, lahat po naman dito busy. Nahihiya po ako makipagkwentuhan. Nahihiya po akong tumawag para sa nonsense lang. Baka sabihin nonsense lang. O makipagkismisan kagaya ng ginagawa ng iba. Hindi po ako ganong tao. Kung akala nyo po, ako po ay masyadong open sa Facebook ko lang. Kasi sarili ko naman po itong Facebook ko eh. Kaya nga kahit nila sinasabihan ako, may nagsasabing bakit ganon ang Facebook ko. Lahat sinasabi ko. Kasi sabi ko, walang pakialamanan. Kasi po, yung Facebook ko, yan po yung aking buhay, yan po yung aking kausap. Yung mga pinagdaanan ko po na andyan. Ako po, ang dami-dami ko ng pinagdaanan. Pero eto talaga, sobrang grabe. Sobrang grabe ito, laban na naman. Ako po ay nagka-cancer. Nalabanan ko po yun. Para po sa mga anak ko. Dahil ako po ay may limang anak. Nilabanan ko po. Ako po ay nagka-COVID last month lang. Hindi lang ako, kasama ko yung aking dalawang anak dito. Tatlo kami, buong pamilya, nagka-COVID po kami. Siguro po talaga, ngayon po yung laban kong to, kasi ilang araw na po ako umiiyak. Nigyan na nga ako ng pampakalma. Wala na nga po ako mailuha, pero sa loob, sa dibdib ko, ang sakit-sakit pa rin po. Ako din po ay nagkaroon ng SARS before. Lumaban po ako, nandito pa po ako ngayon. Nagkaroon, nawalan ng asawa, namatayan ng asawa. Eto pa rin po ako, lumalaban pa rin po ako ngayon. Heto, chismis, hindi lang basta chismis. Before, napadalhan na po ako dito ng pulis ng isang kababayan natin. Imagine mo, bakit kayo ganon? Mga kababayan, sarili niyong kababayan. Sa ibang bansa, kayo yung lumalaglag sa sarili niyong kababayan. Sana po ito, kaya po sinabi kong justice for all. Kasi gusto ko po, sana magising naman kahit man lang ilan sa mga kababayan natin na huwag kayong gumagawa na ikasisira ng kababayan niyo. Kasi hindi lang yung sisirain yung pamilya, yung isip sinisira niyo. Yung kahihiyan.
yan, yung reputasyon, ano po ba yung makukuha nyo doon? Natutuwa po ba kayo kung may naghihirap, may umiiyak, may nati-deport? Natutuwa po ba kayo noon? Ganun po ba? Alalahanin niyo po, magkakapatid po tayo sa mata ng Diyos kahit tayo magkakaiba ng relihiyon, magkakaiba ng lahi, magkakaibang bansa na nakatira. Iisa po yung pinanggalingan natin, kaya sana po huwag tayong magsiraan. Ito po, inihingi ko po ng hustisya kasi ang sakit-sakit dahil kaibigan mo. Tapos biglang ilalagay pa pati pangalan mo sa Facebook niya. Ito, nanahimik po ako. Ang katotohanan ng istorya po, ng istoryang ito ay nag-post po siya sa Facebook ko. Iyon po, minessage ko siya. Bakit mo kailangan i-post yan sa Facebook ko? Wala naman nakakaalam. Kumbaga, sikreto yan. Lahat tayo may sikreto, alam nyo yan. At kagaya ng sabi ko, yung bang marumi nyong damit, ilalagay nyo sa labas? Ihahang nyo ba? Diba? Hindi. Lahat tayo may kanya-kanyang sikreto. So sabi ko sa kanya, bakit? Tapos, sabi ko sa kanya, ayoko na nga makipagkaibigan nila sa'yo kasi sobrang nasaktan ako. So kaya sabi ko, hindi ko babasahin na ang message mo. Ayoko na. Kasi ako po talaga, hindi ako takot akong, baka mamaya takot ako sa galit ko. So mas gusto kong hindi ako makakabasa ng masama na lang, nasabi ko na yung gusto ko sabihin, kasi baka ikagalit ko pa. So ngayon, yun lang naman ang sinabi ko sa kanya, na kung iyon, dahil kaibigan ko siya, marami siya naitulong sa akin, kung yun ang kabayaran na utang na loob, salamat po, maraming salamat po, pero ayoko nang i-continue ang pagkaibigan sa kanya. So ngayon ang nangyari, may sumagot siya, yung sagot niya sa unahan ng sagot niya, tawa, ha ha ha. Paano ko po bubuksan yung message na yon? Nakatawa siya. Natatakot akong buksan yung message niya kasi baka hindi maganda yung laman ng loob. So kaya inignore ko lang yung message niya na andun lang yun. Pero hindi ko po siya in-unfriend. Hindi ko po siya blinak. Kasi po still pa rin may pinagsamahan kami. Nasa puso ko siya. Pinabayaan ko. Lumipas ang araw, nag-message na naman siya. At ang nakalagay sa message niya, kasalanan ko daw. Ano po yung kasalanan ko daw? Ako yung may kasalanan pa. Yung nasa unahan ng message. Hindi ko rin po yung binuksan. Inignore ko lang. Kasi alam ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit ako pa? Samantalan siya yung nag-post. Nung sumunod naman, hindi pa rin siya nakontento. May message na naman. Ang nakalagay sa message sa unahan, guilty ka lang. Guilty lang ako. Oo, nandun na. Inilagay mo na. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, guilty lang ako. Oo, aminado na ako. Pero hindi ko naman kailangan ilagay sa buong mundo at sabihin sa buong mundo. Kasi ultimanong pamilya ko, hindi alam to eh. Tapos, sa Pilipinas, walang nakakaalam po. Ilan lang. Kahit anak ko, hindi nila alam to na pinagdadaanan ko. Tapos, bigla na lang pong hindi ko rin pa rin po pinansin. Sinarili ko lang po lahat to. Kasi dito naman, syempre, mga anak ko may kanya-kanyang buhay. Ayoko na silang idamay kung anong para sa akin. Sige, chismis lang to. Kaya ko to. Pero nagulat na lang po ako. Nag-post na naman siya sa Facebook ko. At ang sabi niya, kung hindi mo bubuksan ang mga message ko, sinasabi ko sa'yo, dito ko ilalagay sa Facebook mo. Nasak-nasak ako. Sa Facebook ko, ibabaranda niya ang buhay ko. So ginawa ko, blinak ko siya, pero hindi pa rin po ako nag-send ng message sa kanya, walang kahit ano, na nahimik pa rin ako. So ngayon, bigla na lang may tumawag sa akin ng umaga, nakita mo ba yung Facebook niya? Tingnan mo, sabi niya ganon, may nakalagay ka doon sa Facebook ng isang kaibigan mo, bakit ganon? So nagulat ako, sabi ko, sorry, nakablock na kasi siya, may nangyari kasi sa amin na hindi ko alam kasi nananahimik lang ako. So then tinignan nung anak ko, nagulat ako, nakalagay doon ang pangalan namin, pero meron pa daw na talagang pangalan ko, talagang buong-buo ang nakalagay. Na sinungaling daw ako dahil hindi ko sinasabi ang buhay ko sa mga tao at isdirinag pa niya yung aking hanap buhay. Ang mga customer ko daw, tinuturo ako magsinungaling kasi daw sinasabi ko huwag sasabihin. Ay, paano po hindi sasabihin ko nasaan po at kung ano kinalalagyan po ng aking kasitahan? Ay, hindi naman po maganda. Ay, sana na lang naman po. Bakit po kayo ganon? Ba't kailangan niyo po ito ilathala? Gusto mo ilathala ito? Heto. Iyo YouTube ko, pararatingin natin kung saan man makakarating ito. Ako po ay lalaban. Ako po ay meron ng abogado dito.
Pero siyempre po, sa kaisip ko po ng kaisip, gusto ko po rin talaga malaman to ng buong mundo. Ang laban ko po, hindi para sa sarili ko. Para po to sa buong mundo na maging aral sana sa mga tao, lalo na po yung mga overseas na nandito po tayo sa ibang bansa. Bakit po ang okay lang na pinag-uusapan na nag-uusap? Sige na, given na yung pagchichismisan natin. Pero wag nyo naman po sana ilagay pati pangalan, Anitatlala, sa Facebook pa. Social media po yan eh. Lahat naman siguro tayo may privacy sa buhay. At sasabihin po sa akin, sinungaling ako dahil hindi ko sinasabi. O oh, eto ngayon, hindi ako sinungaling. Ilalagay natin, inini-YouTube ko na. O oh, gusto mo makarating tayo sa Rapitol po. Sige. At sige, pagdating ng araw, kaso it takes time lang nga. Sana nga lang ganun-ganun kadali ma-approvean to. Sana nga lang ganun-ganun kadali na magkaharap na tayo sa korte. Dadating ang araw, sige, at sana po tulungan niyo po ako, pinagdarasal ko, na makita na may isang Pilipina na nakulong dahil sa chismis dito sa bansang Netherlands. Yun po talaga yung gusto kong mangyari para tigilan na po ng mga Pilipina yung pagchichismis nila sa kapwa nila Pilipina. Pilipina po tayong lahat. Bakit niyo po sinisira ang kapwa niyo? Bakit po kayo nakikialam ng buhay ng may buhay? Hindi nyo alam kung paano kayo nakakasira ng ulo, nakakasira ng pamilya. Nandito po tayo sa ibang bansa, wala tayong kasama. Kanya-kanya lang tayo. Imbis po tayo na magtulungan, bakit po tayo ganun? At para sino po kayong magyad sa buhay ng may buhay? Tao lang din naman po kayo. At ang masakit pa, sabihin ng iba, para yan lang. Para yan lang po, ganun lang sa inyo. Para yan lang na maichismis kayo, hindi lang basta chismis, ilagay ang pangalan nyo. Para ganyan lang na pag lumabas ka, makikita nila na oh, iyan pala yung nakaano, nakaganito, nakaganyan. Diyos ko, grabe, ang sakit-sakit po na lalabas ka na para kang walang ulo, para natatakot ka sa tao, na oh, pag uusapan ka nila, alam mo ba yung kahihiyan? Nalalabas ka, hindi mo nararamdaman, sabihin mo, kasi tao ako, kaya marunong akong mahiya. Kaya tao ako, kaya hindi ko sinasabi na kagaya ng sabi mo, sinungaling ako, na nagsisinungaling ako. Tao kasi ako, may kahiyan ako, may puso ako, may damdamin ako. Ikaw ba? May puso ka ba? May damdamin ka ba? Ha? At alam ko hindi ka lang nag-iisa, may kasama ka. Sana po mabigyan ng hustisya to, hindi lang para sa kanya. Para po, sana kung may nagsusulsol sa kanya. Sana po may garong hustisya na makasama, pero po ito'y maging isang aral din sa mga nasusulsulan. Huwag po kayong magpasulsol, kasi po, hindi kung sino ang nagsusulsol, hindi naman po kayo ang mamaya, hindi kayo nakasama kasi wala sa inyo ebidensya, siya lang. So ikaw lang na nagdaldal, ikaw lang ang makukulong, ikaw lang ang mapaparusahan. So dahil sa sulsol sa'yo, ito ang mangyayari sa'yo. Kaya sana po, tigilan na po natin to ang paninira. May COVID na nga, may pandemic na, ang dami-dami naman dapat asikasuhin. Malapit na nga mag-end of the world. Bakit pa po tayo nag-aaway-away? At ang mahirap eh, hindi kita kaaway, kaibigan kita. Saan ka nakakita, kaibigan? Noon nga sinasabi mo sa akin, huwag mo sabihin sa ganito, huwag mo sabihin kay ganyan, huwag mo sabihin yan. Ikaw pa'y nagturo nga sa akin na huwag ko sabihin eh. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, sinungaling ka, hindi mo sinasabi ang katotohanan. O, ikaw ang may turo sa akin na huwag ko sabihin. Pagkatapos, sasabihin mo naman ngayon sa akin, sinungaling ako. Hindi ko na mawari kung saan ko ilalagay ang buhay ko. Noon, sasabihin nila, sa'yo, sasabihin ka nila, ang yabang mo, wala ka naman ipagyayabang. Oo, wala kasi ako pagyayabang eh, kasi isang mahirap lang ako, isang nagtatrabaho, nagsusumikap, na andyan yung may makakasalubong ka, tama pala yung balita, ang pangit-pangit mo na, opo, pangit na po ako, hindi na ako maganda, wala kasi akong pambili ng mga pampaganda na eh, natutuwa pa kayo nun, na may naghihirap kayong kababayan. Tapos hindi pa kayo diyan makokontento sa mga naririnig ko, dismiss lahat 'yon. Lahat ng panunuligsa, yun lahat lumabas sa tenga ko, nasa puso ko. Pero inis ang tabi ko lang, yun lang. Pero yung pangalanan po ako sa Facebook, pangalanan po ako, hindi lang ako. At yung kasama ko, ito po, hindi ko na po papapalampas. Kasi po talaga ipaglalaban ko po ito.
Para po sa mga tao na tumigil na kayong manira ng kabuhayan yung Pilipino, lalo na dito sa ibang bansa, huwag po kayo magchismisan. Maawa na po kayo sa mga nasisira nyo, sa nabubuli nyo. Naandyan po ang Facebook. Para po na lang sana pagkalibangan natin ang social media. Pagkalibangan natin, at least pasalamat tayo. Meron ngayong pang-aliw sa atin, hindi kagaya nung araw. Huwag naman po sana idamay nyo yung mga buhay ng may buhay na ilathala nyo dyan. Tulungan nyo po ako, kaya po ako humihingi ng tulong. Gusto ko po talaga to. Malaman ko kung ano yung karapatan ko. Gusto ko po talagang, gusto ko po, nilagay niya na po yun, nakalagay ang pangalan ko. So, sabi niya man ang abogado ko dito. Kaso, takes time lang talaga. Na meron naman siguro ako karapatan. Gusto ko po to, siguro gusto ko po to malaman na. Gusto din naman niya eh, dahil nilathala na nga niya. So, ilathala na lang po din natin. Gusto ko po makausap si Rapitul po, makausap na abogado sa Pilipinas. Gusto ko po malaman kung ano po yung dapat kong gawin. Isa po akong Pilipino. Kaya po ako humihingi na tulong sa Pilipinas kasi Pilipino po ako eh. Hindi po kagaya niya na hindi na siya Pilipino. Ako po Pilipino pa eh. At hindi ko po tatanggalin ang pagka-Pilipino ko kasi dugot na nananalaytay sa akin na isa akong Pilipino. Pero ang masakit, isang Pilipino rin nakabuha mo, sumisira sa'yo. Ang sakit-sakit po. Sobrang sakit. Akala ko wala na akong luhang iluluha pa, pero still pa rin iniiiyak ko pa rin yung kahihiyan na yon. Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po. Nakikiusap ako kasi nasasaktan ako na hindi ko pa alam ang kasagutan. At bakit niya ako ginanito? Hindi ko po siya kaaway. Kaibigan ko po siya. Bakit kailangan po niya ilathala sa Facebook at ibaranda ang pangalan ko? Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Sorry po. So, mga video ko kasi wala naman po lang ako makausap dito eh. Tanging eto lang po, social media lang po, para po mailabas ko yung sama ng loob ko. Nag-iisa po ako kaya. Eto lang po paglalabasan ko ng sama ng loob. Maraming salamat sa inyong makikinig. Maraming salamat po.